Magandang araw mga kaibigan. Kumusta kayo? Ngayong araw na ito, nag-unbox tayo ng isang battery. Maintenance free battery. Ito. Kararating lang kanina. Ano nga ba ang mga kailangan natin sa isang charging system ng sasakyan? Iisa-isahin po natin kung ano ang mga kailangan. Ang number one kailangan, isang battery. Ang pangalawang kailangan, ignition switch. Ito, ignition switch. Ito, yan, opposition yan, opposition. Tapos on position, start. Yan, ang nakalagay dito sa, yan, dito sa battery, ignition, ICC. Ito ang nakalagay dito. Yan. Ito ang kailangan sa isang hilera natin dito. Sunod na kailangan. Kailangan din ito sa isang charging system, sa isang sasakyan. Ang tawag dito ay ammeter or ampere gauge. Yan. May mga terminal sa likod to, ito, saka ito. Yan. Ito. Ang pangatlo, kailangan natin alternator. Ito ang kailangan sa charging system. Ang brand nito ang nakalagay dito. Yan. AC type built-in regulator Toyota 12 volts. Ito kailangan ito sa charging system. Ligay natin dito. Kailangan din natin ng fuse. Ito may fuses, iba't ibang klase ng fuse. Yan, ito. Yan, hindi makita. Yan, 50 ampere, nakikita ba sa kanila? Yan. 50 ampere ito. Yan. Kailangan din natin ng relay. Ito yung typical relay. Nakalagay dito. 12 volts. 100 ampere. May mga number to sa terminal. Papaliwanag ko pag nag-actual wiring ako. Pag nagawa ako ng video tungkol dito. Nakalagay dito. Yan, may mga numbers. Hindi yata makita. Yan. Nakalagay 87, 30, 86, saka 85. May kanya-kanyang direction po ito. Papa-explain ko na lang pag actual wiring na po saan siya pupunta. Ayan, dito yan. Yan. Kailangan din natin ng ito. Tawag dito ay starter solenoid relay. Okay, dito. Ipita ba? Labo. 12 volts. 12 volts di. Solenoid relay. Binakabit po ito sa starter. Starter motor. Yan. Explain ko na lang ito pag nag-wiring ako. Ito yan ang mga kailangan. Yan. Ito ang tawag dito ay inline fuse holder. Ginagamit ito
meron itong pinaka-fuse na nilalagay dito. May available ako dito. Ito, dalawa. Yan. Itong mga ganitong fuse. May ano ito eh. Hindi makita. Yan. Yan, 15 ampere. Nakikita ba? Yan, basta mayroon siyang marka dito kung ilan ang value ng ampere niya. Ang nakalagay dito, 15. Hindi pa siya makita. 15 ampere ang nakalagay. Ito, 10 ampere. Iba't ibang ampere meron ng ganitong design. Ang tawag dito ay blade type fuse. Blade type fuse. Meron 20 ampere nito. May 10, 15. Dito ito, sinasalapak ito dito sa inline fuse holder. Lalagyan mo lang siya dito. Ganyan. Tapos ididiin mo lang. Ganyan. Yan. Kadiin na siya. Yan. Halagay na. Tapos paginanyan mo siya at nakita naman ng ganyan. Siya ay ano na. Nakadesign sa waterproof. Itong ganitong klase ng inline fuse holder. Yan, halagay na siya dito. Yan. Meron din tayong charging indicator lamp. Ito. Mahalaga ito kasi dito natin nakikita kung nag-charge yung battery galing sa output ng alternator. Pag ito ay mag-under ng engine, itong indicator charging lamp namamatay ito, meaning nag-charge yung alternator sa battery, papuntang battery. Ito ang trabaho nito. Siya ang nagsasabi kung okay yung alternator. Yan, isa yan. Meron din tayong ang tawag dito, master battery disconnect. Ito yung may on saka off. Nakakabit ito ay sa ano, sa positive na malaking wire doon sa main line ng battery na positive. Maganda kasi ito, kaya nilabas nila ito. Halimbawa, biglang nagka-problema ikaw, mga dalian, pwede mo itong i-off pag naka-on. Pag in-off mo siya, patay na lahat yung supply ng buong sasakyan. Safe siya kasi kahit kung magmamadali ka, hindi mo na kailangan magtanggal nung sa battery terminal. Ito lang, mau-off mo na siya rito. Ito ang kagandahan ng may ganito. Pag off mo pa ganyan, lahat ng supply sa buong sasakyan naka-off na rin. Safe na siyang ayusin pag nagmamadali ka. Ito ang purpose note nito. Maganda to. Yan. Tapos, ito naman. Ito. Battery terminal quick release ang tawag dito. Terminal quick release. Ito ay negative. Ito naman sa positive. Ito ay kung gustong anong direction mo ang kabat, madali itong gamitin kasi ipihitin mo lang isa. Shoot mo lang ganyan. Luluwagan mo lang. Tapos tatyan-tyan mo lang. Ihigpitan mo lang na ganyan. Tapos pwede mo na higpitan na ganun. Ganyan. Kaya lang pag tantyahin mo, yan, no? Madali lang siyang ipabit. Tapos pwede ka na, marami ang connection niya, bali tatlo, bali apat, 1, 2, 3, 4. Dito yung main, dito ka magtatap ng main. Ganun din sa kabila, ganyan lang ang paglagay niyan. Limbawa, ganyan mo, luluwagan mo lang to, tatantyahin mo lang, yan. Tatantyahin mo lang na ganito. Ganyan ang paglagay niyan. Yan. Tatantyahin mo lang. Pipihitin mo to. Pag nakita mong mahigpit na. Yan dito. Pipihitin mo lang siya. Yan.
Yan. Yan, pag napihit mo na, ganyan maluluwag mo muna. Yan. Ito ang panghigpitan. Yan. Ano lang siyang ano, ikabat. Yan o. Madali lang siyang ikabat. Yan. Ito ay iwawiring ko ng actual. Gagawin ko ito ng video ng actual wiring. Mapapanood ninyo kung paano mag-charge ang isang charging system ng isang sasakyan. Ito yon. Sana mapanood ninyo yung mga gustong matuto kung paano ang wiring nito. Gagawa ko siya ng metal case, itong alternator, para ma-assemble natin ang actual wiring to. Yan. Ngayon, checkin natin itong battery na bagong deliver. Itong battery na bagong deliver, checkin natin kung ilan ang charge. Ito yan, ang positive. Ito ang negative niyan. Ayan. Seset natin sa volts. Yan, nakaset na. Tapos magse-select tayo. Ito ang select niyan. Yan. Yan, dapat naka DC. DC current. Yan. Tapos, sisipin natin. Kita naman sa camera. Yan. Tapos, ito ang positive. Dapat hindi magkapalit. Ito ang negative niya. Yan. Tapos, gaganyan lang natin. Tutusok lang natin dito yung isang test probe. Tapos, yung isa naman sa kabila. Yan. Ganito lang. Yan. Yan ang charge niya. 12.53 volts. Yan. Bagong unbox lang yung kanina. Ganyan lang. Yan. Hanggang dito na lang muna, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood. Yan ang mga kailangan natin. Yan. Yan. Para magkaroon ng isang charging system ng isang sasakyan. Yan. Yan. Thank you so much sa inyong panonood. God bless.